Okay, good morning. Hello Team Buenas. At bali nagtagumpay si Ate Christy, ginising ako ngayong madaling araw. Bali kanina pa 4 AM, so 4:30 ngayon gagawa tayo ng blouse na may konting design. So papakita natin sa inyo yung suot ni Ate Christy, yun yung gagawin natin. Damit niya po ito, gawa namin dati. So papakita namin sa inyo kung paano lagyan ng konting design yung simpleng blouse. So check nyo muna. So ito po yung paggagayahan po natin. Ito yung design na ginawa namin nun. Ito, tingnan nyo yung sleeve nya. So sa makikita nyo yung sleeve ay meron siyang crumple sa gitna. So ayan. So ayun yung si Ate Christy. So ang babaguhin lang natin dyan yung leeg. Yung leeg kasi nyan ay papiping. So pabayas. Ang gagamitin natin ay paha noble. Neck band. Okay. Tapos ito mid. Ayan, ganito ilalagay natin. Ayan, ito. Ito ilalagay natin. Ganon din sa leeg. So, hindi lang siya dun may garter. Pati dito sa may gilid. Ayan. Ayan, yan po yung gagawin natin. So, ayan. Umpisa na po natin ang ating tutorial. So, ito yung ating tela. So ganito maglatag ng ano ng paunti-unti ano. Ito yung duktungan niya, isang width yan, isang diretso. So nakatiklop na siya, dalawang tiklop. Ayun. So ang gagawin mo, titiklop mo pa ulit siya ng isang tiklop pa. Tingnan mo mabuti. Sige, matiklop mo na. Siyempre yung mga dulo-dulo papantayin mo. Ititiklop mo ulit siya ng singlapad ng pattern mo. Tingnan mo ha. Ayan. Tapos may matitira rin sa ibabaw. Asa yung pattern natin? Okay, ayan yung pattern natin. So, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti yung ginawang tiklop. So, ito yung lapad ng pattern. So, tingnan nyo hanggang dito lang yung tiklop po. Itong tira na to sa ibabaw, gagamitin natin sa sleeve at sa kung ano pang parts ng ating blouse. At tingnan nyo yung pattern ni Ate Christy. Siya kasi nag-ano nito. May korte. So may korte, hindi kagaya nung pang t-shirt na straight lang. So ayan, umpisa na po natin. Masukatin mo na lang nga muna. Ako may aso, makapakaw ko to eh. Masaya na ba yung gunting mo? Liba layo ng mic. So ayan, susukatin na lang po natin, nakinahawakan ko na lang. Okay. Ayan, lalatag po ng maayos. So dapat lapat na lapat po ang pagkakalatag. Ayan, tingnan nyo mabuti ha. May front and back ka ba dito, Bli? Wala. Meron. Okay, yung haba na lang ang pagbasihan natin. Haba ay 27.5. Okay, yung lapad mula dyan sa gitna. Sa chest yan. Chest. 11.5 sa chest. Shoulder. Yung shoulder po ay 4.5. Tapos, sa may sleeve. Sleeve niya ay 9. Tapos, ito yung lapad dito. Yung lapad ng gitna, yung may uka, 10 inches. Sa laylayan, 11.5. So, parehas yung sa may ano eh, no? Parehas yung sa may chest at saka sa laylayan. Okay, cut na natin. So, eto na po. So, syempre, gagawin lang natin guide yung ating pattern. So, yung mga binigay ko sukat, magagamit mo yun para magaya tong pattern natin, ha? Okay. Yan.
Okay, ano pa? Yung front. Eto, lagi namin ginagawa to. Kasi nga, yung front natin. Para hindi ka na mag-pattern ng panibago. Ayan, kukunin mo lang yung isang, ano. Kukunin mo lang yung isa, di ba? Yung pagkatupi natin. Ayan, babawasan niya lang. Sukatin mo yung bawas, ma. Tama na ba yan? Bilihan na sukat. 3 inches. Ayun, ma, may palatandaan siya rito. Ilan? Hindi, ito, ayun. So, may pattern. Sukatin mo na lang dyan. 3 inches. Sige. Uka, go. 3 inches po. Tapos, tatapat mo lang naman yan sa may shoulder. Ayan. So, hinabol ni Sophia yung daga eh. So, ayan na po. Natabas na natin yung front and back. Ang kailangan lang natin ngayon is yung sleeve. Eto. Ito yung retasong sinasabi ko. Yung nasa ibabaw. Yung natira. Dito natin kukunin yung sleeve. At saka yung mga pangpaha natin. Sa sleeve. Sa armband. At saka yung sa neckband. Okay, ayan. Ito po yung pattern ng sleeve natin. Sasalita yung pusa sa labas. Mama, sukatin mo yan. Para may idea sa sukat. Ang sleeve po nito ay malaki. So, tingnan nyo mabuti. Tapos, blip, hawak nga ng mic. Ano yung buo dito? Ito. Buo to. Yan. Ganyan. So, tingnan nyo mabuti. Ang sleeve po ay may parting buo. May parting ano, open siya. So, ayan. Ayan. Ito, kilikili to. Kilikili. Ibig sabihin, ito yan. Mm-hmm. Tapos, ito yung opening ng sleeve. Oo. Ito yung armhole. Ito yung sa armhole. Oo. Ito yung karuktong buo, ng... Buo yan, buo. Yung mula sa shoulder. Ito yun, yung karuktong yung buo. Sa... Sige, game. Tabas. So, ayan. Yan yung sa opening. Sa may nilulusutan ng braso. Yan namang ginugupit na yan yung kilikili. Ito yung sa armhole. Yan, buti inikot mo para hindi na ano sa camera. So, ayan. Itong side na to dapat buo. So, ito. Buo yung tela. Yan. So, ayan. Okay na. Mga ano na lang. Mga, anong tawag doon? Neckband, saka armband. Iba kasi yung ano niyan eh. Yung sukat. Ang sukat ng sleeve kailangan malagawa ng garter. Ano pa? 2.5. Eh, mayroon na yan yata. Ayun mo. Ayun, may sukat. May ano na, may na siya natira. Okay na yan pang sleeve. Eh, yung pang neckband, parehas. Sakto na ba yun? Pwede. Atin na lang. 2.5. 2.5 po. Yung gagamitin natin sa armband at saka sa neckband. 2.5 ang lapad. Mo. Meron ako lagay dyan. Ano gupitin mo na pala. Sleeve pa ha, 6.5. So, 2 6.5 yung haba. Yung sa leeg lang, wala tayo sukat. Ano? Meron na yun, 9.5. Ah, meron ka rin leeg? Okay, good. Ilagay ko sa pattern ko para hindi ko pa. So, ito rin yung sukat niya. Isulat ayan. Di ba, okay lang yun. Sulat ng Chinese yun. So, ang sukat ng sa sleeve band o yung arm band ay 6.5, bali 13. Nine yan. Ha? Nine. Ah, 9. Sa ano yung neck band? Mm-hmm. Okay. Isa lang ano. Ilan dun sa isa? Sa isa? Dalawa. Yung sa sleeve. Sa sleeve? 6.5. Ayun, 6.5. 6.5, ayan. Ayan, 6.5, ito yung sa ano, sa armband ba tawag dumli?
So mag-start na tayo, tatahiin na natin dun sa overlock, saka sa piping. Ano ba gagawin natin? Sa piping overlock ba? O sa single? Sa single na lang. Hindi, single na lang. Para yung ibang walang piping makagawa. Sige. Okay, dito po tayo sa single, ano. Anong garter ba gagamitin mo dyan? Hindi garter thread? Garter thread dito, pero dito iba ang garter niya. Kaya, ayun. So, one port yung sukat ng garter. Lapad. Mama, pinantay mo na ba yung laylayan nun? Ayun yung islibo, tingnan mo. Okay, start na natin, no. Ito yung sleeve natin. Ayun, yung gitna, bago niya ibuka yan, nilagyan niya ng nuts. Dito muna, dito lalagyan ko rin. Nasukat ko dito 3. Yun, mula sa gitna ng sleeve. Sandali. Please, sandali. Ulitin natin. Ito po yung gitna ng sleeve. Hawakan mo nga itong mic muna. So, ito yung gitna niya. Gitna ng sleeve, nilagyan niya ng nuts. Ito yung buo. So, ito yung open. Tsaka, ayun, open. So, ito, lalagyan niya ng nuts o lalagyan niya ng kaprasong gupit. Tapos, may sukat siya rito. Lalagyan niya ng gupit dito. Tama ba? Mm-hmm. Tapos, lalagyan niya kasi yun ng garter thread. Okay, sige, pakita mo. Ang sukat ko niya, 3. Sukat mo ay? 3. 3 inches, okay. Tingnan nyo, lalagyan niya ng pikete. So, sabay-sabay na yun. Garter thread ba garter? Garter. Mamaya na. Garter, okay. Ang sukat nito ay 5. Oh, 5 inches po yung sukat. Makita mo dito. So ayan. Ayan, 5 inches. So tingnan niyo mabuti. So ayan, 5 inches po ang haba. Yung lapad po ng garter 1/4 po 'yan. So syempre, dalawa yung gagamitan niya. So gumupit na siya ng dalawang 5 inches. So ito. Tingnan nyo mabuti, oh. Tingnan nyo yung gitna, oh. May linya siya, oh. Yun yung parang pagkatiklop natin sa tela kanina na bumakat. So, dun natin i-guide yung tatahiin natin na garter. So, game. So, ang gagawin mo lang naman pagkakasyay mo yung garter diretso, di ba, Bli? Yung paha ba sa single mo ikakabit sa overlock? So ayun lang, ganun lang, kakabit mo lang yung garter. Hindi ba ako nakakaabala rito? So medyo ano to, medyo matagal to gawin kumpara sa ordinaryong t-shirt o blouse. Kaya lang syempre, may design to. So maibebenta mo to ng maganda. Ayun po. Tingnan nyo, isang hawak lang yung ginawa niya para balance yung garter. So tingnan ulitin nyo, ayun, binuka niya, tingnan mo. Oh, tapos ayun, nagkaroon ng tupi sa gitna, oh. Ayun, oh, may nuts. Nuts to nuts. So lagi nilalagyan ni Ate Christine ng palatandaan yung kanyang kakabitan. Ayun, oh, hahawakan niya yung kabilang dulo. So yung 5 inches pagkakasyay niya dyan. Okay. So ayan, sa mga kaibigan nating sewer at sa mga bagong sewer na Team Buenas. Ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan yung sleeve natin. So, may design na siya. So, bubuoin na lang natin. Saan na tayo? Overlock na ba? Ah, hindi. Lalagyan niya pa ng garter thread. So, may garter thread ka ba ready dyan? Okay, good. Pakita mo yung garter thread. Hindi yung pinakita. Garter thread po, magkaiba kasi ang gamit. So, ayun yung garter thread sa mga bago pa lang natin viewers. Ilabas mo na siya. Ito kasi yung ano. Ilabas mo muna sa bobbin. So, tingnan nyo yung garter thread natin, no? Literal na garter na sinulid siya. So, garter thread. Ayan, okay. Go. So, syempre, bago mo ano yun, sungkitin mo muna, oh. Bago ka manahi, yun, sinungkit niya muna. So, ito yung nilagyan natin ng marking, ay, ng nuts kanina, yung kapraso. Ayun, oh, yun yung dulo. Tapos, nandito yung kabila, ayun, oh. So, yung, ano ba sukat niyan? Yung 3. 3. Oh, 3. Bali, 6 inches yung haba niyan. So, lalagyan niya po yan ng garter.
So ang kung wala po tayong garter thread, okay lang yung sharing put, ha. Sharing put. Sharing put. Sharing is caring. Hindi, sharing put. So sharing put lang naman talaga ginagamit diyan. So kami lang gumagamit ng garter thread. Mulat sa pool kasi yun ang naumpisa ang gamitin. So mas matibay, hindi siya pumuputok. Sana tayo overlock. Ayun. Sa overlock tayo. So ayan na po yung sa overlock. Sa overlock na natin to bubuuin. Ito tingnan nyo, ayan yung mga tambak na gawa namin. Yan, nakapatong yan. Ito yan, yung mga may raffles. So next time na yung tutorial yan. Medyo matagal kasi yan. So dito muna tayo sa simple but track. So ayan, kagaya ng unang mga pagbuo natin. Shoulder muna. So nasa yung shoulder, madam? So ayan, shoulder. Ano yun? Yan yun. Iano mo. So ayan yung kabilang shoulder naman po. So ito yung mga shoulder to shoulder. Punta tayo sa lamesa, ilatag mo para makita nila. Okay, dun tayo sa lamesa. So ito yung ginawa natin, no? Ito yung ano natin. Ito yung pinaka blouse natin. So, blip hawak ng mic. Kailangan si Mike paliwanag. So, ito yung tinahi ni Ate Christy, yung shoulder. Ayan, dalawang shoulder. So, ito yung sleeve natin, no. Ayan. So, ayan yung sleeve, pakihawak ng kabilable. Tigisan kamay tayo, ayan. So, kamay niya panghawak. Kasi yung kamay ko hawak yung mic, yung kamay niyang isa hawak yung yung kamay kong isa, hawak ko yung cellphone, yung kamay niya, hawak niya yung mic. So, tig-isang kamay kami. So, ito yung nilagyan natin ng garter, yung gitna. Tapos, dito sa taas, may sharing. Ang mangyayari niyan, ito yung sleeve natin. So, ikakabit natin yung paikot. Yung sharing, dito natin nilalagay sa may center na to. Sa may parting shoulder. Yun. So, kakabitan natin magkabila. Tapos, dito, lalagyan natin ng hindi ko alam kung armband o sleeve band yung tawag dito. Yung parang paha. Paha talaga. So, start na ulit tayo. Okay, back to the overlocks. So, Bli, ano, paano ba diskarte mo dyan sa pagkakabit ng sleeve? Ganto yan. Sige, ganto yan. Kasi ako ang magawa ng damit ko. Oo, narinig nyo. Damit po ni Ate Christy yun. So, triple X po yun. Hindi na siya bumibili, wala kaming pambili. Wala tayong pambili o wala tayong mabili. So ayan, yung sleeve. Oo nga, hindi ko maano yung tumutunog na yun. So mamaya na maayos. Sige. Napansin nyo, kinuha niya kaagad yung center. Ayan o, yung center ng ano, hinawakan niya kaagad. Lagi ko pong tinuturo yun sa mga videos natin na pag mag-attach tayo, hawakan natin kaagad yung center. So ayun yung center ng garter at saka yung center ng sleeve. Pinagtapat niya po. Hanapin ko ngayon tumutunog sa overlock na yun mamaya. So ayun lang, kinabit niya lang yung sleeve. Okay, yun. Kinuha niya yun, ano, yung sa dulo. Center hanggang dulo. Okay, nakabit niya na isang sleeve. Na tayo. So ayun yung kabilang sleeve naman tayo. Oh, ganun din daw sa kabila. Okay, ayun yung isang sleeve. Kakabit natin dito sa kabila. So, ayan po.
ganun lang, pareho lang ng proseso. Yung pinakagat niya lang ng konti. Tapos kukunin niya kagad yung center. Ayun na. Ayan po, pagmasdan mabuti. Okay, yun, nakakalahati na. Okay. So, armband. Ano ba yung armband mo? Buo? O, dapat pabilog na lang, Lee, para maganda tignan. Pabilog? O, yun, i-ano muna, side close muna. So, tatahiin niya na po yung gilid. Ayan. Nilalayo ko para makita nyo yung side close. Ah, pag muna. Balik tayo sa lamesa. Okay, tuloy-tuloy tayo. No? Eto na, naikabit na natin yung sleeve. Makikita nyo, kinabit na natin yung sleeve kabilaan. So, ang gagawin na lang natin, lalagyan natin ng paha. Paha dito. Paha sa taas. Paha dito. Side close muna. Sa side close muna natin to. Hanggang baba, saka ito. Yung kabila. So, doon na tayo sa overlock ulit. So, ito na. Side close na tayo. So, yung tinuro ko, yun ang tatahiin natin. Side. Kaya tinawag siyang side close. Baka yung balok to tang karayom. Kaya maino, balok tot yan. So, ayan yung kabilang side naman po. Yan, sa makikita nyo, tinahin niya lang yung side close. Tapos, kakabitan niya na ng mga paha. Ang laylayan, wala naman paha, di ba? Palupi lang. Pa-single lupi niyan. Ano gagawin mo lupi? Single. O, single. Para walang piping. So, kung walang piping, pwede. So, gagawin mo, overlockin mo yung laylayan. Ano talaga? Single na lang para makita nila na ano. Pati yung topping single na lang din. Sana in-overlock mo na yung laylayan. May sukat ka na ng ano yan, ng paha sa leeg. Oo. Yung 9, yung 9 ba yun? Oo. Sige, paspasa mo. Tingnan natin kung mapuputol yung karayom kasi may tumutunog yung overlock. So, dinadahan-dahan niya kanina. Kasi nga, hindi namin alam kung saan yung tumutunog. Saglit ha. Baka naman ito yung tumutunog. So, okay. So, ayan. Sa may parting, ano na to? Leeg. Oo. So 9 inches po ang haba niyan. Ang lapad ay 2 and a half ba? 3 inches. Mga lang din. Ha? Pinos mo. Bakit? So 9 inches pero may ano kasi, natapat tayo sa oreya. Ayun, may mga butas-butas. So gagawin diyan papakainan. Hindi naman pwede isama 'yon, papangit 'yung damit natin. Yan po 'yung oreya, 'yung pinakagilid ng tela. So, lagi siya naglalagay talaga ng nuts. Ako, hindi ako naglalagay kasi ng nuts madalas. So, lagi ko lang kinukuha yung center. Center to center lang ako lagi. So, magkaiba kami talaga ng paraan ng pananahi. So, ayan. Leeg po yung lalagyan niya ng paha, no? Panoorin niyo po mabuti.
So ayun, hinawakan niya yung nuts, tatapat niya ulit sa nuts. So nuts to nuts. Ito, ayan. Ito yung sinasabi ko, pagka nagtahi ka ng ganyan, laging tingnan mo yung ilalim. Ako lagi ko nilalabas yung ilalim dito sa may parting blade para hindi siya nahuhulog. Ayun, ang galing, nagtapat yung nuts. So dahil nagtapat yung nuts, aasahan natin na balance ito. So balance yung pagkakakabit niya. Lapit natin ng konti. Pag nilapit kasi natin, medyo nakaharang sa mukha ng mananahi yung ating camera. Okay, good. San tayo? Sleeve pa. Okay, yan. Ikabit niya na yung leeg. So, may leeg na tayo. Lahat naman tayo may leeg. Si Ate Christy lang wala. Meron daw kapraso. Wala pa naman duktong yung yun. So, ito yung 6 and a half ba? Hmm. Oh, ito yung 6 and a half kanina na nagtabas tayo. Diyan na natin siya gagamitin sa may sleeve. So, duduktong niya lang syempre. 6 and a half po ito. Pero ang sukat niya pa ikot ay 13. Tingnan mo, okay naman yung tahi. So, hindi natin malaman kung saan yung tumutunog. Hahanapin ko pa yung finding tunog-tunog. Okay, maglalagay na naman siya ng nuts. So, makikita nyo, ganun siya talaga manahi. So, yung nuts na yun, dun tatapat yung sa may garter. Sigurado ako. Kasi isa lang ang duktungan yan eh. Paikot yan. So, yung isang duktungan, tatapat yung sa kilikili, no? Tapos yung isang nuts, ayun yung isang nuts, oh. Tatapat yun dun sa garter. Yan, paikot niya lang po, tatahiin yan. Parang leeg din, pero mas mahirap to dahil mas makitid. Konti na lang po. Konting tiis na lang, mabubuo na yung Hello Kitty natin na blouse. Yan, okay. So, one down. Isan lang. Yung kabilang sleeve po. So, ayan. Kabilang sleeve, kakabit ulit yung paha. O, ayan. Tingnan nyo, nilagyan niya ulit ng nuts. Yung kabilang dulo. Narinig nyo yun, para daw hindi siya nanghuhula. Ganun daw po yung quality sewer. para daw hindi siya nanghuhula-hula. Pero ako hindi ako naglalagay niyan. So, center to center lang ako. So, ilang araw na tong video na to. At ilang araw na akong hindi magising na madaling araw. Kasi madaling araw talaga kami gumagawa ng video. Bukod sa tahimik ay kami lang ang tao rito sa baba. Okay, tapos na to. Sana tayo? Single, no? Tapos na yan, di ba? Doon tayo sa single. Lalagyan natin ng lapat yung leeg at saka lupi yung laylayan. Okay. So, kung... Ay, oo, may garter pa pala yung laylayan. So, kung tatanungin mo kung pwede walang piping, pwedeng pwede po. Tapping. So, unahin niya po yung tapping ng leeg. Ewan ko sa'yo. Kung ano. O doble. Hindi, isa na lang. Isa na lang. Oo. Pahihirapan mo pa sarili mo. Tapping lang naman yun. Tapat lang dito.
Ayun, yun po yung leeg, lalagyan niya ng topping o tahi para mas maganda tignan tsaka mas matibay. So dapat po piping ang gagamitin natin dito. So lagi kasi mga nagtatanong yung viewers, paano kung walang piping? So pwede ang single. Ayun o, tingnan nyo. Ayun o, tinatapingan nyo. Ito po yung leeg ha, leeg. So, ang galing. So, ang karaniwan dito ginagamit 116 foot. So, ang gamit niya ordinary foot lang. So, ang galing. Hindi, sanay na rin po siguro. Sa tagal na nang nananahi, no? Nasanay ka na. Ano pa, laylayan. Ayan, ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan, oh. Bili, bili, huwag mo masyado igalaw kasi yung camera na lilito. So, ayan po yung topping. May, yung plush kasi masyadong ano. Ayan, oh, may tahi siya sa leeg. Nakikita nyo naman. Laylayan. Ano ba unahin mo dyan? Pagkakabit ng garter? Lupi mo na. So, nakita nyo yung ginawa niya. Pinaputok niya. Yung overlock kasi 4 thread. So, dapat 3 threads lang yun. Ayan, lulupi mo lang. Okay, paspas. Ayan, tingnan nyo, nagtuhog yung overlock. Hmm. Sige, gupitin mo. Ayan. O, kasi nga, 4 threads. So, dapat po kasi yung niluluwagan. Hindi natin niluwagan kanina. So, bago ka maglupi ng, ay mag, ano, ng laylayan, mag-overlock ng laylayan, kung ginagamit mo siya pang side close, eh luluwagan mo muna yung overlock. So konti na lang. Ang lupi niya po half inch na. Ayan, paikot lang naman to. So napakadali. Piping kasi pinakamahirap i-provide dahil nga mahal siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng garter. Okay, garter naman po. So, ang garter po ay yung pa rin yung lapad ng garter natin kanina. So, 3 inches lang po ito kabilaan. 3 inches. Dalawang 3 inches para sa left and right. Ayan po yung laylayan. Saan? Ayan o. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo, ito mula rin sa dulo ng lamesa ng makina hanggang doon sa put, doon niya lang ikakabit. So sukatin mo, sukatin mo kasi minsan hindi single yung makina eh. So 8 inches po, ayan o, 8 inches. Ibig sabihin, yung 8 inches na yun, pagkakasya mo yung garter na 3 inches para kumulubot. Pagtataking naman ganito. Oh, sige, taking. So ilalak mo syempre tapos sabay hila. Ayan, nagkaano eh. Masyadong naano yung plush. Pag tumapat sa lamesa. Ayun, doon lang sa ano ah. Huwag mo isasagad doon sa ano. Huwag mo isasagad doon sa lupi. Hanggang doon lang sa pinakadulo ng lupi. Ayun oh, tingnan mo mabuti. Ipakita mo yung sa may lupi. Yun sa may baba. Hindi. Ayan, diyan. Ayan, sige, bukan mong ganyan. Ayan oh. Masyadong nasisilaw. Ayun oh, hindi umabot doon sa lupi. Okay, game. Masyad, maliwanag dito sa area mo sa anong single eh. May plush ka? Mm. Ganun ulit. So, ayan po. Ganun ulit. 8 inches. Tapos tacking sa dulo. Siguro doon mo matibay yung tacking kasi garter yan eh. Mm. Tapos syempre hanggang baba. Hila. Hila, hila. Okay. Syempre. O tapos na, tingnan na natin kung anong kinalabasan ng gawa niya. So tara. Suot mo na.
3, go, ayan na. So, ayan po yung ating natapos. So, ayan, oh, ito. So, ordinary yung blouse lang siya, pero may ano, may design nga. Tingnan nyo yan, ayan, oh, maganda yung crumple niya, no. Kabila. So, ayan po yung kabila. Yung sa gilid. Tapos may gilid, oh. Ayun, kabila. So, ayan. Siyempre, tapos na po yung ating tutorial. At kung bago ka pa lang sa aming channel, like, subscribe, and comment. Okay, magpapaalam na po kami. Kuya Mel, si Ate Christy, at si Curry. So, si Curry Christy, si Curry Mama. Oh. Bye-bye na. Bye-bye. Okay, bye-bye.